Good day, Mapa Jaffers. This is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, patuloy tayo sa ating coverage sa 44th FIDE World Chess Olympiad, at ang titingnan po natin laro ngayon ay yung most requested ng mga pa-Jaffers ay yung laro po ni Super Grandmaster Jan Christoph Duda kay Grandmaster Mark Paragua ng Team Philippines. So of course, alam naman po natin yung naging resulta nitong larong ito, and i-analyze natin. So hopefully meron po kayong matutunan at sana ma-enjoy nyo po itong game na ito. So punta tayo sa ating game. Ano ho? Ito nag-start with the e4, c5, knight f3, d6, and then pagka d4, capture. So ito po, open Sicilian. Ang alinyang pinasok ni GM Mark Paragua is knight f6, knight c3, and then a6. Ito na po yung tinatawag na Neidorf variation. Ayan, so dito marami hong moves, actually almost all moves na pwede mong itira, no? Lahat ho yan, kung makita nyo pwede nyong itira, naitira na dito. So pwedeng bishop e3, bishop g5, meron pa bishop e2, meron na queen e2 nung kaka-analyze ko lang. So ang dami hong possible games, possible moves dito. So ang ginawa po ni Duda is nag-h3. Ayan, so yan ang preparasyon niya. Definitely against GM Mark Paragua, kasi alam niyang magna-Neidorf itong si Paragua, kasi alam ko yung opening po nito, simulat sa pool, simula pagkabata hanggang ngayon po ay Neidorf opening. Ayan, so e5, knight d2, and then h5. So alam na alam din ni GM Mark Paragua dito yung linya, no? So usually pwede ka mag g3 or bishop g5. Dito po nag bishop g5 si Duda. Bishop e6, and then pa capture, queen takes f6, and knight d5. Ito po lahat ay mainline lang. So ayan, may outpost dito sa d5, pero hindi po yan pinansin, nag queen d8 lang, queen d3, knight d7, and then pagka castling, kung titingnan nyo po yung oras, talagang parehas po sila nagraratratan, para sila nagbiblitz ngayon dyan. Pagka g6, king b1, knight c5, and queen a3. Dito po mapapansin natin, wala na sa linya si GM Mark Paragua, kasi ang mga moves po dito pwedeng b5, bishop g7, actually meron din palang h4, no? So posibleng nasa linya pa rin siya, pero nag-isip na kasi siya. Ayan, so as expected, yung super GM po na 2700, mahaba ang opening lines na memorize niyan. So talagang niraratrat dito ni Duda si GM Paragua. So knight ec3, bishop g7, and then nag knight e3. Talagang hindi pa nag-iisip masyado si Duda, ano ho, castling. And ngayon lamang siyang around 25 minutes at around equal lang ang position. Maganda sana dito for white is yung normal development lang, bishop c4, para lahat po yan nakatutok na sa d5, so pwede itong matarget, maaaring maging weakness, pero pwede rin yang magkaroon ng counterplay sa queen side yung black. So talagang even position, totally balanced, makikita nyo po sa ating engine evaluation kung ganito ang gagawin, no? So for example, hindi, of course hindi pwede kumain ganyan, kasi kakain ng knight na masasapol po yung d6 na pawn. So ang gagawin malamang dito is mag bb5, counter attack na dito, and then bishop d5, meron namang outpost dito sa d5 yung white. So very balanced, complex position sana yung laro. Kaso somehow ito pong si Duda, medyo maasim talaga, no? Ang ginawa niya is b4. So yan po ang tinatawag na self-weakening. So pagka b4 mo niyan, medyo may hangin na ng konti yung king mo, no? At kailangan mo ng ingat-ingatan niya, kung hindi baka makatake yan. So nag knight d7, and pinag-interesan niya kasi itong pawn sa d6. So yan, pinag-interesan yung pawn sa d6, pero grabe ho, very very weak yung position ng white, no? Yung king position, siguro hindi niya ina-expect na
mababa rating ito ni GM Magparagua. Kaya-kaya ko sa lagayin yung atake. Ganun siguro. Medyo overconfident dito si Duda. Tingin ko, pagka kalaban niya sila Magnus Carlsen, magwi-weakening ka ng ganyan, talagang bobombahin ka hanggang dulo, no? Pero dito na Queen C7, Rook D2, and Knight B6. Ayan na. Makikita natin marami hong mga weaknesses na pwedeng i-take advantage ng black. So nakakatakot na talaga yung posisyon dito ng white. Meron ng paparating na Rook C8, tapos pwede pang mag A5 yan, babasagin. So pagka Rook C8, pagka may Bishop F8, sa pull pati yung queen, ang dami na hong play kagad. At kailangan na mag-ingat ng white position dito. Not to mention, yung Bishop and Rook niya, hindi pa niya dinidevelop. Pero kung makikita po natin dito, si Duda, talagang hindi ho nag-iingat. Kasi kung papansinin niyo yung oras, hindi ho nag-iisip, no? So, nag-knight CD5, pansinin niyo po yung oras na yan, no? Pagka-capture, ang ginawa niya, isap, sinoli niya na yung rook, ano ho? Pagka-capture, para meron siyang outpost sa knight. So, medyo okay-okay naman yung idea, may outpost sa knight. Pagka-queen D8, papansin niyo, hindi ho talaga nag-iisip, parang ginagawa niyang blitz yung laro. Tingin ko talaga grabe ho yung underestimation dito ni Jean-Christophe Duda. Siyempre mataas ho yung rating, 2750, tapos nakikita niya si GM Mark Paragua 2461 lang. Kayang-kaya ko yung mga tirada nito, blitzing ko lang to. Kaso ang hindi niya ho alam, bata pa ho yan si Duda, no? Dumidede pa siya sa bote. Super GM na po itong si Grandmaster Mark Paragua. So, doon siya nakamali. Medyo na underestimate niya yung kalaban niya. Ayan. So, dito dapat nag-Bishop E2. You know, normal development, sabay Rook D1. At least nakalabas na yung mga pyesa nung white. No? Kaso, nag-Queen E3. Hindi ho kasi nag-develop. Tinamaan ngayon ng E5. So, pagka E5 na yan, sa pool dito, parang ito na po yung last chance ni Duda para mag-isip. Kailangan talaga mag-isip kasi hindi naman ito bullet, hindi naman ito blitz. Dapat mag-B5. Ayan. Para i-maintain na sarado yung A-file. At least kahit papano sarado yung A-file, hindi siya mabobomba. Ano ho? Kaso ang ginawa, tingnan nyo yung oras, nag-blitz talaga. Nag-A3 lang. Question mark. At dyan na po, tingin ko ito, almost fatal na po yung posyon kasi pagka-capture and queen D7, ayan na, iyakan time na ho kasi meron ng queen A4 na paparating at pagka queen A4, may pressure na dito. Pero grabe no, kahit losing na, hindi ko alam bakit ito si Duda. Baka minsan meron talagang player na mabilis, no, kagaya si Nepo. Hindi ko alam eh, kasi pagka Bishop C4, ayan o, tingnan niyo oras. Ang bilis pa rin niya tinitira. Oh. Grabe, mamatihin na dito. Hindi pa rin nag-iingat. So, Queen A4. Talaga nag-blitz ho eh. Queen C3. Nag-blitz. Puro question mark tuloy. So, B5. Bishop B3. Hindi pa umabot ng isang oras yung oras niya, no? Queen A7. Under attack yung F2 pawn. So, persado dumipensa rook F1. At dito, pagka Rook FC8, tingin ko, ayan na, nararamdaman na ni Duda, paparating na ang atake ni GM Mark Paragua. Kasi pagka Queen B2, Rook C6, ito po ang masakit dyan. Pupunta sa A1 yung Rook. And actually, maganda yung line ng engine, paano susubukan i-try i-survive itong position. Ang gagawin daw is King C1. Ayan. Ito po, engine line ha. Papakita ko lang. Pagka-check. Pero talaga naghihingalo na ho ito. Check. So, King D2. Kain. And then, King E2. Para ma-double attack ho ito. And at least napalit yung queen. Hindi man mamamate sa... hindi mamamate kagad. Pero tingin ko magagapang ho ni GM Mark Paragua itong portion na ito kasi quality down. Mangyari, makakain ho ito. Pero mababawi rin itong B4 pawn. So, palimbawa, pagka-chumek, kahit King F3, ito ang gagawin eh. So, pwede bawiin niya ng ganyan. Ayan. So,
At least hindi humatik agad. Yan ho ang gagawin nung stockfish. Ayan. Kaso hindi makikita ni Duda yan kasi hindi ho siya nag-isip. So, knight c3. Talagang ang bilis. Ano ho? Rook a6 and knight a2. So, dito nilabas muna ni GM Mark Paragoy queen with the queen d4. At baka dito isa pa to. Kailangan niya ipalit na yung queen. So, for example, nag-bishop d5 kasi rook d8. Ito na yung parang last chance para pahabain yung laro. Or baka ayaw niya na rin maghirap, hindi ho natin masabi, no? So, dapat kinain-kain, at least quality down, may isang pawn ka naman, malakas ang bishop. So, kahit pa paano, buhay pa. Hindi ka agad mamamate kasi wala na hong queen. So, pagka-rook d1, susubo ko mag-hold, pero malamang in the end, matatalo rin. So, yan ho ang best. Kaso, hindi talaga siya nag-queen to queen, eh. Nag-queen b3. At yan na po ang last mistake ng laro. Kasi pagka king h7, siguro dito, na-realize ni Duda, naku po, kailangan ko na palang i-exchange ang queen. Kasi marami na hong mga ideas. Isa sa magandang ideas, actually, itong rook d7, tapos papuntang a7, mamatsasin dito sa gilid. Ayan. So dito, nag-queen d3, nagbago ng isip eh. Biglang gusto ko namang exchange ng queen, kaso too late the hero na. Of course, kitang-kita ni GM Mark Paragua ang good move. Parang 30 seconds lang mag-isip. Ano ho? So pagkakain, ed5 and queen a7, kisay si Duda. So game over siya kagad, hindi na siya tumagal. Kasi under attack itong knight at hindi humadepensahan. Pagka dinepensahan ganito, merong rook a3, pagka-atras, ito po yung masakit, yung bishop paparating e4, c3, and queen a4. Tatagos na yung rook, papuntang b3, collapse ang position ng white. So ayan po ang napakagandang game ni GM Mark Paragua na underestimate siya ni Duda. Ayan, ang nangyari sa kanya ng isay ho. Ang ganda ho nung atake, talaga hindi ho nakaporma, no? Pagka umiwas dito, may bishop na paparating. Actually, libre pala ito. So, talagang wala hong solusyon ang nangyari. So, yan po ang ating game for the day at ang naging result ng Team Philippines versus Team Poland is 2-2 ang score nila. So, nakatabla po tayo and aabangan natin is yung next game nila. Mamaya ho yan, 5:30 ng hapon. Kalaban nila is Team Greece. And ang maganda ho, maglalaro ulit si IM Pau. So, aabangan ko yan, papanoorin ko. And sana, maganda ho ang magiging result ng Team Philippines. And of course, si Pau na rin. The original Pajaffers. Ayan. So, yan po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po ito. At sana ko na-enjoy nyo. Please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.